Madalas lang akong nasa kwarto lagi kasi parang yun na yung naging workplace ko. Alam nyo na, nag-a-animate, nagdo-drawing, nagawa ng video para makapag-upload agad. At pagsapit ng gabi, lagi kong pinapaalalahanan yung sarili ko na, "Uy, isara mo na yung bintana mo, anong oras na?" Nakaagalian ko yun dahil kapag nalimutan kong hindi isara yun, No! Oo, bigla na lang may ipis na napasok sa bintana. Iniisip ko na baka kaya sila napasok sa bintana ko kasi madilim na sa labas at yung kwarto ko na lang yung may liwanag kaya dun sila napunta. Wala sana akong problema kung yung mga napasok na ipis dito sa kwarto ko ay yung mga klase ng ipis na gumagapang lang. Kasi yung mga ganong klase ng ipis, madali ko lang silang mapapatay kapag nakita ko sila. Kaso hindi eh. Yung ipis kasi na napasok dito sa kwarto ko, kala mo butterfly kung makalipad. Kasi kala mo feeling close pa kung makalipad papunta sa akin. Ang dumi-dumi kaya nun? O diba? Kung sa akin mangyari yan, tatakbo na lang talaga ako agad sa banyo para maghugas ng muka. Saka hindi ko rin talaga magets kung ano ba talaga yung natakbo sa mga isip ng mga ipis na yan kung bakit bigla-bigla silang nagapang sayo. Yung ang sarap-sarap na natulog mo kasi nananaginip ka daw nakasama mo si crush tapos jowa mo na siya tapos mag-date kayo tapos nakatitig siya sa'yo tapos nakatitig ka rin sa kanya tapos sinawakan niya kamay mo tapos sinawakan mo rin kamay tapos sabi niya I love you tapos I'm already in love you tapos magkikiss na kayo sabay. Mauudlot kasi bigla ka na lang magigising dahil may kung anong animal na pala yung gumagapang sa binti mo. Huh? What's up, pare? Kasi may memory ako na nung bata ako, gabi na nun at nasa kasarapan ako ng tulog. Tapos, naramdaman ko na parang may gumagapang sa paa ko. Alam mo yun? Yung naalimpungatan ka pero antok ka pa ng sobra kaya sabog ka lang. Pero ay na nga, nung naramdaman kong may gumagapang sa paa ko, sa sobrang antok ko, at nung ginawa ko yun, sa sobrang antok ko pa nun, di ko na nagawang matakot o mandiri. Tsaka may part din kasi sa akin na iniisip na, baka mamaya kumot lang pala yun na hinahangin ng electric fan sa binti ko. Kaya syempre, yung unang instinct ko na lang talaga ay kunin yun at ilayo sa akin dahil makati. Hindi ko naman pwedeng hayaan lang dyan gumapang lang sa paa ko, diba? Kaso, di lang yun isang beses nangyari kasi ilang gabi din yun na ulit. Pero buti na lang isang gabi nag-decide na lang sila na tigilan yun. Ano kayang inisip nila? Ba't sila tumigil? Pre! Pre! Huwag na tayo dito tumaan. Nagis lang tayo dito eh. Huh? Isa pa sa mga problema ko pagdating sa mga ipis na yan ay yung trip nilang i-surprise ka. Huwag niya nang isipin na maganda yung surprise porque sinabing surprise. Sarap ng tulog ko. Sabi ko sa'yo, huwag ka makikipagsuntukan sa panaginip mo eh. Yung trip nilang kagating yung mata mo, kaya minsan gigising ka nalang nakala mo galing ka sa iyak. Buti nalang talaga, di yun nangyari sa akin. Kinabangan ka naman. Gusto mo pantayin ko yung mata mo? Di naman ako takot sa ipis, pero siguro ayoko lang ng feeling ng may mga maliliit na kamay na gumagapang sa balat ko. Liit kamay ko talo. Hindi kasi... Ba't ang liit na kamay mo? Pero syempre, ibang usapan na pag yung ipis nagsimula nang lumipad. Kaya pag nakita mo silang nag-ready na ng pakpak nila para lumipad, yun na agad yung oras para kumuha ka ng kahit anong gamit na pwede mong ipanghampas sa kanila bago pa sila makalipad. Nakakainis lang yung pagdampot mo ng tsinelas mo, bigla silang mawawala kung saan mo silang huling nakita. Tapos naalala niya pa ba yung meme dati, yung si Antonio? Yung mga video dati sa Facebook na pinagtitripan nilang ipis tapos pinapangalaan nilang Antonio. Kasi grabe, tawang-tawa ako doon nung una ko yung mapanood. Tsaka para sa mga hindi nakakaalam nung meme na yon, basta ginagawa lang nila pinagtitripan nilang ipis. Basta kung curious kayo, search nyo lang Antonio ipis, lalabas na yon. Tsaka natandaan ko na laging dalawa lang yung reaction ng mga tao dun eh. Yung iba sinasabi na, "Ang sama nyo naman, kayo kaya ganyanin." Tapos yung iba naman, "Antonio." Pero oo nga no, paano kaya kung tayo yung nandun sa kalagayan ng mga ipis minsan? O yung iba dyan manahimik ka, hindi nyo makukuha yung sagot dito sa tanong na, "Paano pag naging ipis ako, mamalin mo pa rin ba ako?" Hindi to ganun, okay? Anong ginawa ko sa inyo? Nananahimik na nga ako dito sa gilid eh. Uy pre! Hapo? Uy, saan mo na kuya yan? Pahingi ako. Yung pre, yung sa may saig. Madami pa dun eh. Yun, sige, punta ako. Wow, dami. Ha? Pre, dito mo ito nakuha. Pre? Hais. Ha? Oh.
Uy, tol, nandyan ka pala! Hey! Ay, wala na. Hmm? Kung makahusga kayo, grabe ba? Kaya ayun, basta mag-ingat na lang kayo sa mga ipis ha. Saka iwasan nyo na lang na di kayo madapuan pag numpad na sila papunta sa inyo. Saka di ko ginawa yung video na to para maintindihan yung mga ipis na yan. Yoko pa rin sa kanila. Kaya kung may kakaiba kayong experience sa mga ipis na yan, kwentyo nyo lang yan dyan sa comment para mabasa ko. Kaya ayun, hanggang dito na lang uli. Salamat sa panonood. Like, comment, and subscribe ha. Bye! Nandito ka na naman. At salamat kasi na panood mo yung buong video at gusto ko lang ikwento na habang ina-animate ko pala to, ilang ipis din yung pumapasok dito sa kwarto ko. Nakakainis. Kasi nalipad sila tapos kailangan ko pa sila hanapin. Kasi pag di ko yung napatay agad, lipad na naman yun papunta sa akin. Ayun lang, share ko lang. Bye! Subscribe ha, mag-subscribe kayo ha.